Yan guys, nandito kami sa Solano, dito sa bayan. Malapit kami sa Palengke, mga kwan siguro. Mga 3 minutes or 2 minutes ang travel papunta doon sa sentro. Dito sa bahay nila, kwan, nila Mrs. Ano yung baby ko? Wala, nandito kami lang, palakad-lakad kami lang dito sa kalsada dito. Medyo kwan pala dito, mahirap ang dollar drop road pa. Doon yung bahay nila Mrs. Tapos dito lang kami. Kaluwang pala ng kan dito guys, ng mga bukid. Ito bukid hanggang doon. Tapos may hospital yun. Malaking building na yun, hospital yun. Tapos dito sa kabila guys pa din, bukid din yan. Puntahan natin mamaya. Yan guys. Ano? Anong oras na? Mga kwan na siguro, 7 o'clock na, pero kwan pa lang. Wala pang araw dito. Makulimlim. Ano yung baby ko? May nagtatabas doon guys. Oh. Maganda magtrabaho sa bukid ngayon kasi hindi masyadong mainit. Katulad na noon nagtatabas. Ayun, nagtatabas ng pilapil. Kasi kwan. Pagka maaraw na dito guys, sigurado maghako ng araw kasi walang mga kakahoy, walang mga kahoy dito. Hindi katulad sa bundok sa amin na maraming kahoy. Tapos tabi din sila ng malaking irrigation ito. Ito yung patubig sa kwan sa ano, sa bukid nila. Malakas. Pero ito guys, pagka may bagyo, pagka lumalakas yung ulan, tumataas ito, nag-o-overflow dito, umaabot dito sa kalsada. Yan guys, ito yung parang gate valve nung ano, patubig papunta sa panila sa bukid. Maraming dumi. Paano to pa? Ano kung hawakan mo? Ito, ito guys, in-adjust lang pataas yung lalagyan nila ng kwan ng tubig tong bukid nila. Tapos binababa lang yan pagka kwan sinasarado. Tara na doon, kinakapan ako. Dito yung guys, oh. Dito papunta yun. Ay, bike ka pa! Ito na. Nakabukas pala yun guys, pero konti lang yung opening. Napunta dito. Papunta dito guys. Yun, binuksan nila. Ito guys, galing doon. Papunta na sa bukid. Yan guys, lumabas na yung araw. Yan guys, pabalik na kami. Dito pala guys, yung ano, pagtatanim nila dito sa bukid nila. Eh tuloy-tuloy, hindi katulad doon sa amin na pagka nag-ani sila ngayon, magpapalipas muna sila ng ilang buwan, isang buwan, ganun, bago sila mag-araro ulit. Samantalang dito guys, kaani pa lang nila, araro agad, tapos punla ng binhi, tapos tanim agad, tuloy-tuloy. Kaya sa isang taon, halos kwan sila, nakaka-for cropping sila. Hindi katulad sa amin dun sa bundok guys, tatlong crop lang talaga sa isang taon. Kung minsan pa nga, kung may mga may malalakas na bagyo pa nga sa mga buwan ng buwan, September, October, November, December, ano, dalawang ani lang sila doon. Samantalang dito guys, may bagyo man o wala, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy talaga sila. Kumbaga kung nag-ani sila ngayon, kinabukasan, kung maganda ang panahon, nag-ano naman sila, araro. Dito pala yung sa kabila guys. Dito sa kabila. Tingnan natin, silipin natin.
Ito na yung kan guys, yung irrigation patubig. Dito yung isang kan, phase 2 ng bukid dito sa bayan ng Solano. Paluwang guys, hanggang doon meron doon pa sa likod dyan. Hanggang doon sa may bypass doon, tapos doon pati doon sa kan guys, sa kalsado doon papunta sa amin sa Quezon, sa Bandaron kan din, mga bukid doon, mga bukid din paluwang. Dito tayo humihingi ng gulay noon guys, daming sili doon, pero hindi tayo basta basta kukuha dyan kasi kailangan muna magpaalam kasi may mga kan naman dyan nagtanim. Pero noon guys, humingi kami dyan, maraming gulay dyan noon, kalabasa, ano, kamote, talong noon, alukbati. And guys, papunta na ako doon sa bahay. Delikado din to sa mga bata guys. Walang guide, walang hawakan. Ito lang talaga. Ano, pagod ka? Opo. Pagod kang nagsulping? Hindi. Ano? Napagod ako nag-bike. Okay, pagod ka nag-bike. Ano ka masasabi mo sa kanila? Ano? Ay guys, nandito kami sa Solano. Dito kami, bukas kami uuwi. Tupak, matagal kami hindi uuwi. Hindi uuwi na pa mamaya kasi may school ka na bukas. Ano? Hindi. Bana. Dito kami natulog guys sa bahay nila ipag ko. Diyan guys, doon yung bahay. Dito ako ngayon sa kan sa dito talaga yung pinakamagandang kan guys, view. Dito sa likod nila kan. Ay sa harapan pala nila. Yung bahay nila misis doon. Dito ako sa likod. Ay harapan pala. Yung kanina guys, nandun tayo sa Bandaron kanina. Tapos, 'di ba yung harapan puro bukid, tapos yun sa likod puro bukid, tapos dito naman puro bukid na naman. Kalawang na bukid hanggang doon. Ayun guys, yung hospital. Halos malapit na tayo, mas malapit tayo ngayon kaysa kanina. Doon guys sa Bandaron highway na 'yon, tapos doon sa likod na naman noon, bukid na naman. Eto guys, tignan niyo to guys kung anong tawag niyo dito sa punong kahoy na to. Yung namumunga ng maliliit. Tapos nakakain daw ito. Ito. Itong kahoy na to. Maghanap tayo ng kwan guys, yung mga hinog. Pa-comment naman diyan sa baba guys kung kwan, kung alam niyo tong nakakain na to. Wala tayong makita ang hinog guys, pero ganito siya. Ito yung bunga niya. Violet yata ang kulay nito pagka nahinog eh. Ayun pala oh. Pwede masyadong hinog. Matamis siya guys, matamis. Pa-comment naman guys kung anong pangalan nito sa inyo. Eto guys, kasi maraming mga batang pumupunta dito kaya tumanan dito sa baba. Wala tayong makitang hinog. Sigurado pinipitas nila. Pero doon sa taas guys, marami. May na mga nakikita ko. Pati doon sa Bandaron. Bali lang puno to guys. Isa, dalawa, tatlo, pat, lima, anim, pito, walo, sampu. Sampung puno guys, pero yung iba maliliit. Pero kahit maliliit, namumunga na. Ganda ng tanawin guys. Medyo maulap lang. Ang makulit na bata.
Ito guys, dito kami natulog. Kailatan-tan. Wala sila kasi kung punta doon. Punta sila natulog sa Koripang. Koripang, bahay ni Tila Tito Jet. Kaya dito kami natulog sa bahay nila. Sa atin na ito? Hindi, sa kanila. Ang liit ng kanila. Pero ang cute ng kwarto nila. Naka-ceiling pa. Ceiling pa. So yun guys. Bale, salamat sa pagsama na naman sa video ito sa amin. Kung hindi ka pa po napag-subscribe, please subscribe, like, and share. At mag-iwan na rin kayo ng comment dyan sa baba guys. Para may flex tayo pag sa susunod na video natin. So yun guys, hanggang dito lang. Ingat, God bless, bye bye.